Lihang palaro. Yan naman ang reklamo ni Ginoong Daniel Lopez. Yo mga kalapatid, good morning, good morning. Yo, meron nga tayong napanood na balita. Bali, yun nga, sa may isa nating kalapatid, mukhang natakasan sila ng club na yung mga kalapatid. Mukhang nagsarado na. O yung club yung mga kalapatid. Yun nga, eh, tingnan natin, panoorin natin yung balita. Ng Noveleta Cavite para sa karagdagang detalye na sa kabilang linya si Mr. Daniel Lopez. Ano kayong pala, kuya? Good afternoon. Magandang hapon po. Yes po, ano po yung inyong inerect? Ano po yun, sir? Salaysay. Alam ko lang po sana yung pigeon club namin. Dahil po, nagbayad po kami lahat-lahat eh. Nung simula nung nanado po kami, pinasa lang po kami ng pinasa na may bibigay na premium. Hanggang sa umabot na po na higit 3 buwan na po. Hanggang ngayon, asa pa rin po. Yeah, yung Pigeon Club nyo, is registered po ba yan? Authorized po ba yan? Registered po yung Pigeon Club ninyo. Authorized po yan na mag-conduct ng ganyang klaseng palaro. Meron po ma'am. May mga permit po ito ma'am eh. May mga permit. So yung palaro nila ay... May mga permit po. Registered okay. Po sila ma'am. Okay. Ganito. Kasi ang nangyari ay parang may breach nung kanilang usapan, sir. Napalaro, nanalo at hindi ano yun. Wala mong... Ano to? Kasi parang civil aspect kasi... Diba, tanong muna natin si Mr. Danny kung magkano ba yun ang panalunan doon? Nanalo ba kayo sa karera ng kalapate? Nanalo daw, sir. Sir Danny. Ako, sir. 100K po, sir. Ako, laki yan, no? Pero pa lang mas malaki dyan. Kaya nga, sir. Nakapanalunan. Ah, nabanggit niyo po ba yung pangalan ng pigeon club na nire-reklamo ninyo? Opo. Ano pong pangalan? Opo, si Calvin Brand, pamaklang po. Tapos, Sanduman, Das, Uma, si Andrea. Sige lang po, nalo ko yung... Saan ba registered? Ano niya, pinido niya eh. Yun nga, tanong natin, ano, saan ba pag ganyan, sir, saan ba nire-register yan? Itong mga racing club, o. Saan ba nakarehistro itong mga racing club na, o? Yung Pigeon, o, racing club na ito. Kahit po, sir, may mga permit po sila, sir, eh. Nagbayad po kami ng mga, entry po. Kasi ganito yan, Sir Danny. Hello po, sir. Sir Danny, hello. Saan ba naka-register? Ang may advice ko sa, siguro unang gawin mo, kung ano ba yung agent, ano ba yung ano, saan naka-register to, mag-file kayo ng complaint. Kasi ibig sabihin, kapag ganyan po kasi, yung civil aspect nito, kapag nangako ng premyo, dapat tuparin po yun. Pagdating naman po sa kung ano, yung role ng police sa sitwasyon na to, sir, eh hindi ho natin alam kung merong merong bang elemento ng krimen dito kasi usapan po ano po ito, parang civil lang po ito. Ang gagawin ko po, check niyo po yung racing club, ano po yung permit nila at i-complaint niyo po na ganito, biktima kayo ng kanilang na hindi kayo nabayaran. Mag-demand letter po muna kayo doon sa racing club. Nagawa niyo na po ba yan? Mr. Danny, wala po akong kasulatan ma'am eh. Wala po akong kasulatan na ano eh. Kumbaga may natira pong pera. Ang sabi, bibigay po sa amin eh. Umabot na po ng 3 buwan, wala pa po kami natatanggap. Kaya nga po, ganito nga po. Bali ang pera po nawawala eh. Di ba po nanalo kayo po? Sabi nyo, tapos dapat ganitong usapan, ang premyo ay ganito. Maaari nyo po munang i-demand ang itong Pigeon Club ninyo na ibalik, na ibigay sa inyo yung nararapat na premyo. Okay, yun po muna ang gagawin po ninyo. Kasi kung again sa sitwasyon, sa facts na binigay po ninyo, hindi po natin maiisip kung paano natin ipasok ang serbisyo ng ating pulis dyan. No, sir. But pwede mag-assist ang ating pulis sa pagko-coordinate po sa Pigeon Club. At attorney, no, Janice, usong-uso yung racing ng mga kalapati dyan sa Cavite, no? At para mabigyan tayo ng karagdagang tulong, ano, at detalye. Nandito si Major Rene Cairel, ang COB yan, ang Noveleta MPS Cavite PPO. Magandang tanghali, Rene, Major Rene Cairel.
Yes sir, magandang hapon po yeah. At sa mga nanonood at sumusubaybay na subong mo action agad. Yan, ano ba itong ano? Oh, ano ba itong nangyari diyan? Yan, yung karera ng kalapati diyan sa lugar mo. Ano ba paano natin matutulungan ito? Oh, merong hindi yata nabayaran. Yes sir, actually hindi ko pa po alam yung background niya. Tinanong ko po kanina yung mga investigators po natin and yung mga desk officers po natin kung may dumulog na ba dito sa himpilan natin sa station patungkol dyan sa inireklamo. Ay wala pa naman po. Ngayon ko lang po narinig yung background niyan na ang nireklamo pala ay sum of money na patungkol dito sa premyo Pigeon Club, racing ng Pigeon. At major rin eh, malaki yun, 100,000 yan ha? 100,000 ang kanilang kinukolekta na premyo nila. Baka pwedeng i-check na lang ni Major Rene din sir kung talagang bang authorized yan magsagawa ng ganyang klaseng racing club kasi baka papasok yan sa sugal. Oo nga. Sa inyo, yun nga, Major Rene, yun nga, ordinary ba yung mga ganyang klaseng palaro sa inyo, sa lugar nyo? Sa ngayon po, sir, ngayon ko lang po na-encounter yan na may palaro po pala dito sa area po ng Noveleta ng Kalapati. Anyway, sige, pakicheck mo yung mga ganyang klaseng palaro, no? At baka nga naman hindi legal. Pero anyway, ito, kausapin natin yung nagko-complain si Mr. Danny Lopez. Siguro mas maganda pakisundo mo na lang siya, no? At para makuha mo lahat ng detalye at mabigyan natin ng mabilisang tulong tungkol doon sa baka po pwedeng ano, pasamahan mo doon sa racing club na Manila yon at mapag-usapin sila, mamagitan kayo at baka sakaling ibigay na kagad yung kanilang hinihinging premyo. Correct. Kung legal man ito, sir, yes. At may usapan. Oh, tapos sa pagkabigay ng premyo, alamin mo kung legal, kung hindi, ipasara mo na, di ba? Oh. Anyway, yes, yun na nga, ano, maraming salamat sa pagtitiwala sa atin, Mr. Danny Lopez. Ano? Huwag ko kayong mag-alala, huwag niyo ibabayan. At nandito na si Major Rene, ano, ang COP ng Noveleta mismo. At siguro nga, Mr. Major Rene, pakisundo mo na dyan sa area mo, si Mr. Danny, ano, nandiyan lang naman yan sa Noveleta. Yes, sir. Tapos pasama na kayo doon sa sinasabing Pigeon Club na yan. Okay, at pakibigyan kami ng mga picture or videos, no, ng action or after activity report, no, yung ginawa niyong pagtulong. Mas maganda videohan niyo, no, yung pagpunta niyo roon at yung pag-assist niyo dito sa complainant natin. At pakisubmit dito sa ating program. So, bago po talaga... O, yun nga mga kalapatid. Mukhang may pag-asa nang makuha yung iyong premyo. Ayun. Ayun, saludo ako sa mga kapulisan dyan, mga kalapatid sa may Cavite. Ayan, binigyan action agad yung isa nating kalapatid na tinakbuhan ng club. Ayun, lagi tayo mag-ingat mga kalapatid. Ayan, God bless to all.